Yo, what's up mga idol? So, ito na naman tayo. So, ngayon, pupunta tayo ng bayan para mamalengke. At nadagdagan na rin natin yung bibili nating ilulutong ulam para subukan. Mayroon kasi ako nakikitang isang nanay dito na may kasamang tatlong malilit na anak niya. Lagi namumurot sila ng basura, palakad-lakad dyan. Nagbabahay-bahay, nangungulekta ng mga karton, ganyan, bote. Susubukan natin silang hanapin, bibigyan natin sila ng pagkain. Kaya dadagdagan na natin yung iluluto natin ulam. Tapos, pati si Lola sa ano, kung napanood yung mga unang vlog natin, si Lola doon sa terminal, bibigyan na rin ulit natin siya kahit na pananghalian lang. Tapos, meron din akong nakikita na isang matandang lalaki, nagtitinda siya ng doormat. Medyo mahina na siya, matanda na, mabagal na siya maglakad, tsaka mahina na yung boses niya. Subukan din natin siyang hanapin para mabigyan natin siya ng tanghalian. Baka kahit paano matuwa-tuwa siya. So, yun lang mga idol. Magandang araw sa inyo lahat. At punta muna tayo ng bayan para makapagluto na tayo. Tapos na yung ginagawa namin na nagpipintura. Kaya magluluto muna tayo. Dito na tayo mga lods. Nakapagpino natin. Pamili na tayo. Nakapamili na tayo at bumili tayo ng ilang pirasong styro para doon natin lalagay. Magpukutsara. Tapos iluluto natin. So, iluluto muna natin at may mga nakita tayo. Mga matatanda. Basta, yun. Pag binigay natin, bibigyan lang natin mga idol. So, luto muna tayo. So, what's up ulit mga idol? Nakapagluto na tayo at nakagawa tayo ng 10 piraso. 10 styro para makapagbigay tayo sa 10 tao. At kung nakaabot ka sa video to, sa parting to, sabihin, interesado ka. Interesado kang manood. Kaya, kung gusto nyo makatulong, i-share nyo yung video to at sa pamamaraan ngayon. Nakatulong na kayo. Someday, somehow, babalik din sa inyo yung tulong na yung mga idol. Kaya, huwag kayong mahiya, i-share nyo po itong video na to para mas marami po tayong matulungan. At hindi natin alam, balang araw patutulungan din po natin ngayon. Kaya maraming salamat sa pag-share kahit na yun. Basta yun. So, iaano na natin to, ipapak na natin yung mga pagkain natin, papakita ko sa inyo para maibigay na natin. Tama, 11:30 na. 11:30 ng umaga. Okay. So, ito mga lodi yung niluto ko, ayan o, 10 pieces po yan. Chicken tonkatsu. Ala acryon, yun o, kita nyo na mga idol, siguradong masasarap ang sito. Mga idol, ready na tayo, so ayan, nakalabas na tayo, ayan na yun si Buddy. Ayan na, i-handle na yung pagkain, dala natin. So bibili muna tayo ng tubig para, yun na, ano, pakain ka, hindi ka naman nagpainom, kaya bibili tayo ng tubig. So sige na, alright, let's go! Sa pag-ikot nga natin mga idol, hindi natin nakita yung sinasabi kong nanay na may kasamang tatlong anak na namumulot na mga kalakal. Pero nadaanan natin itong si nanay na mukhang hirap maglakad. May edad na rin siya. Kaya huminto na lang ako dito para yan, dito ako na siya abutan ng pagkain. Tapos tinanong ko siya, nay, saan po kayo galing? Ay, re, ako yung binili lang. Ganyan re. Kaya sabi ko, nay, lumapit po kayo, ito po yung pagkain, kumain po kayo. Nakita po kasi kayo ay hirap nang maglakad. Nakita ko, napansin ko. Ay, taga saan po ba kayo? Ba't ba kayo ay lakad ng lakad? Tanghali ang tapat man yung lakad. Ay, taga dyan lang. Sa may mapuno-puno na yun. Ayun, taga rin lang. Ay, ganun ba na? Sige, kumain. Kayo mag-ingat. Pagtawid, maglakad. O, sige po, kami aalis na. Andito tayo idol ngayon sa palengke. Mas tayo dito eh. Dito tayo namimili eh. Dito tayo namimili. Ayan, nakikita natin to. May nakikita tayo. Lagi si tatay. Ang tinda niya, bomba, tapos yung tanikala ng aso. Kaya hindi natin alam kung kumikita siya. Pero madalas yung makita rito. Bibigyan natin siya ng, ng pagkain. Kasi yan ang gusto natin bigyan ng pagkain. Yung mga taong kahit na edad na katrabaho pa rin para lumaban sa buhay. So yun. Bibigyan natin siya mga idol. Andito siya. Ayan siya mga idol. Oh. Kaya yung tinda niya, yung tinikala na yan. So, ayan. Ibigyan natin siya. So,
So ayan, tayo lumapit na kay tatay para ibot yung pagkain. Nilapag natin yan. Sumpo na rin tayo dyan para mapagkwentuhan ng konti. Tapos yan, tinanong ko siya, oh tay, kamusta? Kayo po ba yung nakabebenta pa? Eh ayan, sabi niya, kumikita-kita kahit paano, nakakaraos, pang araw-araw. Eh ayun tay, eh siya kabagaling yung kanya, sabi ni tatay. Eh ako po ako yung nagpipintura. Kaya yung nakatapos na, kaya naman ako yung gusto kong makapagbigay sa inyo at lagi ko kayong nakikita. Ako'y natutuwa sa inyo dahil sa kabila ng inyong katandaan eh, kayo po ay masigasig pang nagtatrabaho. Kaya ayun, tinabi ni tatay, sabi niya eh, mamaya-maya ako nakakainin at maaga pa naman. Kaya ayan, maraming salamat ika sa iyo at nabigyan mo ika ako ng pagkain. Eh sa akin eh, sabi ko naman, tay, bali wala naman yan. At hindi na nga nagtagal eh, umalis na nga rin kami dahil marami pa tayong bibigyan. At nadaanan naman namin ito si tatay na mabagal maglakad. Medyo may kaedada na rin. At nagwe-waiting yata siya. Kaya bigla kaming minto. Nagulat siya. Akala kikidnap pa yun. Dahil uso ang kidnapan ngayon. Ay alisto si tatay. Kaya bigla ko lang sinabi, tay, saglit lang. Ako'y mabibigay sa'yo. E, Ray. Ay, kumain po kayo. Ay, tanghali yan po. Ay, nakita ka lang kayo. Naglalakad. Thank you. Puro pangalan niyo, tay. Tapos pagkaya rin nga niya eh, nang binigyan namin kay Tatay Eli, umalis na agad kami, pinunta na nga namin si nanay dito sa si Lola dito sa may terminal. Dahil medyo tanghali na rin at baka siya'y gutom na. Nabutan ko siya, nakahiga, kaya ayun, nakakita niya. Painit ang panahon, kaya sabi ko sa kanya, inay, magandang tanghali, ayan, ang pagkain, kayo kumain, kamusta ka na ba dyan, okay ka lang ba? Ay, hindi siya nasagot nga, pipi nga si nanay, kaya hindi kami kain ng diya. Ang sinasabi lang niya, minumuster lang niya yung chan daw niya, medyo masakit yata. Sabi niya, Eh siyempre, ganun nga magsalita yung pipi. Kaya sabi ko na, kumain kayo, pag-ayos na kayo, uminom kayo ng maraming tubig, kami aalis na at kami may lakad pa. Kaya yan, umalis na nga kami at umiikot-ikot na lang. Nay, liga. Ayan, saunta sa mga kapatid mo. Tawagin magbigyan itong pagkain. Si mama mo andon? Eh sige, okay lang. Tawagin magbigyan itong pagkain. At ayun na nga si ate Inday, tinawag na nga lang kanyang panganay na anak. Kami ihilang sana, kami napunta rin eh, hindi naman namin akalaing makikita namin din yung batang ere. At hindi namin alam eksaktong bahay ni ate Inday, kaya nagbaka sakali kami dito. At napakabait kasi nitong si ate Inday na isang ulirang ina. Tatlo niyang maliliit na anak, siya talaga ang nagtataguyod mag-isa. Kaya naman, saludo tayo yan kay ate Inday, napakasipag. Kahit anong trabaho, pinapasok. Kaya naman karapat dapat talagang tulungan niyang si ate Inday. Ano ko tatlo yun, di ba? Ano ba yung niluluto mo? Saging. Ito mo, sabi mo, nagluluto ng ulog na ama. Kumain ka muna. Masarap yan, bahala ka, mabusa ka lang. Bigay. Nakakatuwa lang na kahit o paano nabigyan natin ng konting tuwa yan si ate Inday. Kasi madalas nakikita ko yun, nakakalakal talaga. Minsan naman may mga taong napagtapabunot ng mga damo. Yun, talagang kahit anong trabaho pinapasok niya, napakasipag. Saludo tayo kay ate Inday. At ayan, sinubukan na naman nating rumonda dahil hahanapin natin si tatay yung sinasabi ko nagtitinda ng doormat. At yan, sa pag-iikot natin, dito tayo nakarating sa may sirkum. Kabanatuan sirkum at nakita naman natin ito si kaibigan. Ayan, naka-face mask pa. Sabi ko, ayan. Kaibigan, kumain ka na ba? Ayan, kainin mo yan. Kumain ka. Ito ang tubig. Kumain ka, uminom ka, magpakabusog ka. Sana yung mabusog ka niyan. Oh, biglang mo po si kaibigan. Kaya tinatanong ko kung anong pangalan niya. Hindi niya ako pinansin. Biglang binuksan niya yung styro. Wala na siyang pakialam sa akin. At ang gusto niya, kumain lang. Bigla lang sumubo. Ay, hindi ko na nga siya natanong kung anong pangalan niya. Pero susubukan ko ulit tanungin. Pare, anong pangalan mo? Wala siyang pakailam. Oo lang, sige. Kakain lang ako dito. Kaya ayun. Kain lang siya na kain. Medyo may kainita kasi sa pwesto na yan. Kaya sabi ko, pare,
lipat tayo dun sa lilin para mas komportable ka, para mas madami kang makain. Tapos bigla na lang siyang uuko dyan. Sabi ko, pare, hindi pa dyan, dito tayo sa may malilim, sa may ilalim ng puno na kaasya. Kaya ayan, nalakad siya, bit-bit siya. Pero hindi niya naman iniintindi ang sinasabi ko kasi hindi niya naman ako yata naiintindihan. So medyo naguguluhan ako. Kaya sabi ko, pare, upo, sige, kumain ka lang dyan ng kumain. Basta magpakabusog ka, isipin mong ikaw lang ang nandito. Wala kami. Kaya yan, kain siya ng kain. Kasi kitang-kita ko talagang gutom si kaibigan eh. Gutom na gutom siya, nanginginig nga yung kamay niya. Nanginginig din yung katawan niya. Siguro sobrang gutom. Ito niyo mga idol, si hindi ko matanong yung pangalan niya kasi medyo makain siya kaya hirap siya magsalita. Pero nakita namin kasi nakita ko siya kanina nung habang ito. Sabi ko, naghihintay siguro siya na magbibigay sa kanya. O baka... Pero tingin ko, gutom talaga siya. Idol, ito niyo naman. Hindi ko matanong yung pangalan kasi hindi siya makapagsalita pa. Tayo muna natin siya makakain. Interviewin natin siya ng konti. Tanungin natin kung anong pangalan niya, kung pagkasan siya. Nakita niya naman. Okay naman. Ngayon nga, hindi sapat sa kanya yung isang styro na pagkain. Nabigyan na natin sa kanya. Isa na lang may nandito. Nabigyan na natin doon kay Ate Inday, yung sa babaeng may anak na tatlo. Kaya apat na styro yung binigay natin sa kanya. Pagkayari niya kumain yan, uminom siya ng tubig, dire-direcho, talagang straight. Oo, talagang oo na oo, walang kakurap-urap. Kaya inabot na natin sa kanya yung isa pang istayro para naman masiyahan sa kanyang pagkain. Kaya dire-direcho, wala talaga siyang pakailam kahit anong kausap ko sa kanya. Ayaw niya magpaabala, talagang kain lang siya ng kain. Kaya natutuwa naman tayo kahit papano dahil hindi natin alam kung ilang araw na siya hindi kumakain. Kaya ayan, kahit papano, nakakain na siya ng maayos ngayon. Kahit paano mga idol, nabigyan natin siya ng pagkain, nakarao siya kahit paano, sa maliit na bagay, natulungan natin siya. Ito niya, nanginginig po siya sa gutom. Buti lang, nakita natin siya. At least kung mga idol, kung gusto niyo talagang tumulong, share niyo yung video na to para natulungan natin. Kita niyo naman, yung pag-share niyo, yun, tulong niyo sa kanya. Hindi po para sa akin, hindi po para sa amin, para po sa mga taong katulad po ni kaibigan. Yung mga lolo kanina, makikita nyo, kayo po yung tumutulong sa kanila, hindi po kami. Kami instrumento lamang po para po magtulungan sila. Share nyo po yung video na to. Huwag po kayo mahiya, hindi po nakakaya mag-share ng video. Hindi po naman, libre naman po yan, kaya share nyo po, please. Maraming salamat po. Ayan, kita nyo naman, makain lang si kaibigan. Binigyan natin sa kanya lahat para naman kasihan siya. At kung sakaling mga kapanood na ito, may nakakakilala sa inyo, kung naghahanap kayo ng mga, ayan, mga kamag-anak nyo, nandito lang yan. Kaya ikot-ikot ang sigurito dito sa kabaratuan. Dito pa, sa sirkum, kabaratuan, doon lang siya. Kaya, yun lang mga idol, kita nyo naman. Sa kalagitnaan na aming pagbablog, ayan, may isang lalaking nakamotor na huminto. Biglang huminto si kuya at nagtanong, sino ba ay kaya? At ano yung nangyari dyan? Ay sabi kay kuya, nakita lang namin kuya dyan, naglalakad. Tapos ayun, may dala kaming pagkain kaya binigyan ko na. Nakita ko, gutom na gutom. Kaya ayan, sabi ko, pinakain ko na, binigay ko na sa kanya yung dalawang istayro para mabusog siya ng husto. At sabi ni kuya, paano ba ikaw natin matutulungan yan? Bibigyan ba ikaw natin ng pera? Ika ni kuya sa akin. Ang sabi ko naman ay kuya, huwag po pera. Kasi baka pag pera, baka naman mawala o saan lang niya gamitin. Kaya kung mas mabuti, kung gusto niyo pong tulungan siya, ibili niyo na lang po ng pagkain. Ibigay niyo po sa kanya para kahit ano pong oras ay makakain siya. Mas matutuwa po siguro siya kung pagkain. Kaya gano'n na lang. Kaya si kuya, sabi sige, alis muna ako. Bibili muna ako ng pagkain. Pero totoo, hindi ko naintindihan yung sinabi niya na bibili akong pagkain. Kasi medyo maingay nga dyan sa paligid dyan, may padaan-daan. Kaya naman hindi ko masyado maintindihan. Ayan, kwento-kwento hang kami ni kuya. Sabi ko, kuya, sabay tanghali na. Bumili ka na ng pagkain at nang maibigay mo na kung talagang gusto mong bumili. At may mga malapit na kainan dyan. Andyan niya ka ako sa gawin dyan, may Jollibee. Kung gusto mong talagang tumulong, bumili ka na. At baka kulang pa yung dalawang estayro. At mukhang gutom na gutom. O sige. Alis na yung ako. Ayun, paandar na siya ng motor. At nung umandar na, umalis na. Hindi ko alam kung babalik pa yung kuya. Gusto rin niyang tumulong sana. Gusto yata niyang bigay ng pera. Kaya lang,
baka mawala lang. Kaya yan, sabi ko pagkain na lang para anytime pwede na kainin. Nakapabalik si sir, hindi ko naintindihan sinabi niya. Eh baka gusto niya rin tumulong. Nakita niya, yan, tumutok si paring Ambit na yung pangalan niya, Ambit. Pagkain kasi sabi niya gusto niya tumulong pero daw baka mawala, tama naman. Kaya sabi ko pagkain na lang yung bigay niya para siya yung time na magkutok siya, lalayunin niya. Tayo niya, paglipas nga ng ilang minuto, eh, hindi nga tayo nagkamali, bumalik nga si kuya. Ayan, nung nakita ko, eh, sabi ko kay pare, pare, meron ka naman sigurong pagkain, kaya matuwa ka. Kaya tuminto na nga si kuya. Eh, hindi ko alam kung anong bitbit niya kasi hindi naman natin nakikita at nakatago. Tinatanong niya yan si kaibigan kung anong pangalan, eh, hindi nga makasagot eh. Kasi medyo gutom. Kaya naman na yun si kuya, dahan-dahan ang pa-surprise-surprise pa. Dahan-dahan pa niyang kunyari ilalabas yung pagkain para matuwa itong si kaibigan. Ayun, biglang galibi nga, nagkatotoo na ang hula. At ayun, dahan-dahan ang ibinibigay ni kuya. Inabot, ayaw pang iabot. Iabot mo na kuya, sabi ko, huwag mo nang pasabikin yan si kaibigan at matagal nang hindi nakakakain ng Jollibee yan. At ibinaba yung soft drinks, ibinaba na rin niya, kaya nakapatingin si kaibigan, oh, nakakita niya lang, sobrang tuwa eh. Kaibigan, huwag ka kung lalakad ng lalakad dito, baka masigasaan. Puntong yan, tapos na kumain si pare. Kaya naman tinawag, tagal dyan ka ba ako? O, then, tinanong din ni kuya kung tagal riyan ba. Wala ka bang kayala sa lugar na yan? Eh, wala, hindi nga kumikibo si pare. Hindi ko mapagsabi. Then, oh, ano bang pangalan mo? Ayan, nagsalita lang siya kung anong pangalan niya. Ayan, dahil nakakain na siya, medyo siguro maganda-ganda ng kanyang pakiramdam. Ang kanya daw pangalan ni Raymond Bangkilay, nasabi na rin niya sa wakas. Kanina-kanina pa ako tanong ng tanong dyan kay kuya kung anong pangalan eh. Ayaw sabihin, pero ayun, nasabi na rin, Raymond Bangkilay daw. Ang sinasabi lang na niya ng lugar, kung taga saan siya, pag tinatanong namin ay San Juan, Philippines. Eh napakarami pong San Juan, hindi po natin alam kung saan San Juan. Ayan, inabutan na nga ni kuya. Yan nga pala si Sir Alex, si Kuya, yung minto, yung rider na huminto. Si Sir Alex, hindi ko na naitanong kung ano yung apelyido niya. Pero taga dyan lang daw siya sa lugar, dyan lang daw siya sa paligid, malapit lang daw dito, San Juan Akpa, dyan sa Kabanatuan, eh malapit nga lang dyan. Kaya sabi niya dyan, yun, palikot-likot ka lang ba dyan? Eh, hindi nga kumikibo itong si pare, hindi makausap ng maayos. Pasensya na kayo mga idol, wala tayong raw audio ng video kasi medyo maingay yung paligid. Eh, lalo pag may mga dumadaan sa akin, hindi nyo maintindihan yung sinasabi. Tapos, maingay, masakit sa tenga. Kaya ganito na lang ginawa ko, nag-voice over na lang ako. Para mas maintindihan yung kwento ni Raymond Bangkilay. At ayan, tinatanong nga namin kung may mga kamag-anak siya. Wala na daw siyang nanay, wala na daw siyang tatay. Pero meron daw siyang isang kapatid, pero hindi niya masabi yung pangalan. Eh, kasi ini-interview namin siya para naman kahit paano baka nga may mga naghahanap sa kanya, makita naman siya kasakali. Eh nandito lang siya sa Jollibee Circum sa may Kabanatuan. Tapos si Kuya Alex, si Sir Alex siya, naglabas ng cellphone, gusto raw niyang picturean baka sakaling makakilala doon sa barangay nila. Sabi ko, oh pare, tanggalin mo yung face mask mo para makapicturean ka na maganda. Ay, nahiya siya, yumuyo-yo. Sabi ko, pare, tingin, smile. Ay na. At nagpaalam na nga si Sir Alex na alis na nga raw siya. At ayan, bago nga siya umalis, eh, gusto niya magbigay ng konting halaga kay kaibigang Raymond para kung sakaling magutom siya, eh meron pa rin siyang pambili ng pagkain niya o tinapay man lang. At alam niyo ba na si kaibigang Raymond nakakaintindi siya, kaya lang hindi siya nakakapagsalita ng maayos eh. Nakakapagsalita siya, pero limitado lang. Siguro dahil sa gutom, dala na rin ng pagod, gutom. Wala siya sa masyado sa kanyang sa ayos. Pero mabait siya, nakakausap siya. Nasa hindi lang normal masyado, pero okay naman siyang kausap. Ayan, si Sir Alex, umalis na. Pare, ikaw, pahingan mo dyan ha. Alis na kami. Ito, pagkain, pagkain mo, itabi mo. Pera, ibili mo na pagkain ha. Huwag kang tawid-tawid, baka masagasahan ka. Ano? Yan pa lang, magkainin ka, magkainin ka, para mapagkainin ka. Okay?
At dyan sa parte nga, nagpapaalam na rin kami kay Raymond. Nagpapaalam na kami at sinasabihan ko siya, pinapalalaan ko siya, mag-ingat, ingatan niyo kanyang pera na pambili, bili ng pagkain. Sinasabihan ko siya na huwag masyadong magtatawid para hindi siya masagasaan. At sa susunod ng mga video, abangan nyo mga idol, may bago tayong plano habang ginagawa natin tong video na to. Ni-edit natin, naisip ko na babalikan natin siya, igugupitan natin siya, bibigyan natin siya ng ayos ng konti. So abang yan, papalis na kami dyan, pumuesto na nga siya sa may ilalim ng puno. Malamig kasi dyan, so sana makatulog siya para makapagpahinga siya. Baka lumiwanag-liwanag ng konti yung kanyang pag-iisip. At sa inyong lahat, pakishare naman yung video to para naman marami pa tayong matulungan. Maraming salamat sa panonood, mga idol.